So ito na po yung pinagawa ko sa machine shop. Kakatapos lang po ito. Bali, dalawang cylinder head ang pinagawa ko. Bali, ang pinagawa ko lang nito guys, sa pinaripis ko itong cylinder head. Dahil sa sobrang overheat, bumingkong ito, kaya ang ginagawa ko, pinaripis ko ito para pumantay. So pati itong barbola nito, pinagrind ko na rin at pinalitan ko na rin na pinaka valve seal niya sa barbola. So ito guys, ikakabit ko na lang to sa makina. So gayto siyang sa pagkakabit ng valve tappet. Ito yung kinakabit ko, ito yung tinatamaan ng camshaft. Ang tawag nito valve tappet. So pag binalik to guys, kung saan natin tinanggal, doon din natin na ibalik. Dahil hindi pwede na pag-haluin natin pag ibalik, dahil magkaiba ang clearance nito pag kinabit yung camshaft niya. So ganito lang ang pagkakabit nito. So ngayon guys, ikakabit muna natin tong cylinder head. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung timing nito at paano mag-timing sa makina. Thank you.
So ngayon guys, magta-timing na tayo ngayon. So napaka-importante na pag nag-timing tayo, kailangan sigurado. So dito po tayo muna, unahin ko muna dito sa cylinder head na kaliwa. Tayo magkakabit ng timing gear. So ito po yung pinaka-timing gear niya. Yung exhaust gear niya mayroon to lip in right o kaliwa kanan na tatak, lip in right. So dito guys, sa pinaka intake tuldok lang. So dito sa exhaust mayroon siyang litrang L. Ibig sabihin sa kaliwang cylinder ito. Tapos sa ibaba may R, right siya. So ito ang ikakabit muna natin. So ito po siya na kinabit ko na. So dito naman tayo sa kanan na cylinder head. At ikakabit natin yung timing gear niya. So ganun din guys, pag magkakabit tayo ng pinaka camshaft. Dito sa kanan sa intake may tuldok, tapos sa exhaust litrang R, ibig sabihin right siya. So sa R tayo maglalagay ng timing. So katulad nito, ito siya. Ito guys, napaka-importante nasa tama ang timing nito, dahil mahirap kung lumihis tayo kahit sa ngipin nito, magkakaroon problema yung under ng makina niya. Natapos na natin yung ikinabit yung sa loob na timing chain sa camshaft. So ang gagawin naman natin dito guys, yung mahabang timing chain naman natin ikabit. Itong mahabang timing chain, hindi naman ito mahirap. Lahat ito may tanda. Bawat gear may mga tanda siya. Pati yung timing chain may tanda na rin. Kaya di tayo mahirapan i-timing. Pero ingatan din natin guys, baka pag kinabit natin baka lumihis. Kailangan siguraduhin natin na maayos yung timing niya bago natin ikabit yung timing cover. So ngayon guys, dahil na ikabit na natin yung mga timing chain, so ikakabit na natin to lahat, pati timing cover. Asimbulin na natin to. Ito guys, kailangan pag magkabit tayo, kailangan siguraduhin natin na maayos at hindi tayo magkakamali sa paglalagay ng mga tornilyo, kaya yung mga iba pang nakakabit. Siguraduhin natin guys na maayos yung pagkakabit natin, dahil para maiwasan na magkaroon ng tagas yung langis nito sa timing cover. So ito na guys, tatapusin ko na itong gagawin natin na pagbubuo nitong makina nito.